Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Iowa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss too. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who been struggling to pay rent. Winter Tournament Chapter 22. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y nakarating na ang team Kanagawa sa Tokyo, kung saan gaganapin ang winter tournament. At dito, nalaman agad nila kung sino ang kanilang makakaharap sa first round. At dito nga'y gulat na gulat si Akagi, sabay tingin kay Maki, Rukawa, Fujima at Sendo. Nako, mag-iingat kayong apat, makakalaban natin ang Osaka. At sigurado, nandito na naman ang ace killer na si Minami. At sigurado, hindi niya kayo papalampasin. Mga ace, magdoble ingat dapat kayo. Bulong niya Akagi sa kanyang isip. At itong si Fujima ay nabahala na din, dahil alam niya kung paano maglaro ang isang manlalaro ng Osaka na si Minami. Nako, Osaka ang makakalaban namin. Mag-iingat tayo. Madumi maglaro ang mga taga-Toyotama, lalo na yung ace player nila. Huwag kayong basta-basta makampante, dahil sa maling galaw nyo lang, pwedeng masira ang inyong buong katawan. Pagpapayong wika ni Fujima. At dito nga, mas pinili pang magyabang ni Sakuragi kesa sa mabahala. Ah, ang ibig niyong sabihin ay sila Minami at may mahabang buhok na makulaw ang mga kalaban natin? Naku, panalo na tayo dito. Rank C man sila pero tinalo namin sila sa interhigh. Kaya naman huwag kayong maglala. Kasama nyo ang henyong Sakuragi. Pagyayabang na wika nito. At itong si Kiyota ay tumugon naman. Tama yun pre. Easy lang kayo. Tayo ang mananalo dito. Wika ni Kiyota. At dito nga nagsalita na si Coach Anzai. Huwag kayong pakampante. Dahil sa Osaka, ang mga taga-Toyotama ay maliit lamang na banta. Ngunit ang magpapahirap sa inyo na manlalaro ay ang manlalaro ng Daigakuen na si Choshiya. Magaling gumawa ng puntos. Ang nakakatakot sa kanya ay ang kanyang pasa, na talagang lahat ng kanyang kakampi ay kayang gumawa ng puntos dahil sa kanyang mga malinis na assist. Ay mag-iingat kayo, huwag kayong pakampante kung ayaw niyong matalo. Wika ni Coach Anzai. At sa wakas, lumipas na ang 2 oras. At sa wakas, magsisimula na ang huling laban ng araw. Main event kumbaga, Kanagawa laban sa Osaka. At pagpasok nga ng team Kanagawa sa loob niyang gym, nagsisigawan na ang mga tao. Kanagawa, galingan nyo! Ikaw may punang buhok! Napanood kita sa interhigh! Galingan mo! Gaya ng ginawa mo noon! Nakasuporta kaming lahat sa iyo at sa buong Kanagawa, sigawan ng mga tao. At itong si Miyagi ay linapitan si Sakuragi. Kuya Namichi, narinig mo ba yun? Marami ka ng tagahanga. Nako, lalo ka nang mas nakikilala. Wika ni Miyagi. At itong si Sakuragi ay siyempre nagyabang na naman. Aba siyempre naman, henyo ata to. Talagang hahangaan ng mga tao kung magaling kang manlalaro. Ako si Hanamichi Sakuragi, ang henyo ng Kanagawa. Pagyayabang na wika nito. At dito nga, nagsisigawan na din ang mga tagahanga ng Osaka. Osaka, galingan nyo. Huwag na huwag kayong papatalo sa mga taga-Kanagawa. Lampasin nyo sila. Patunayan nyong masigit kayo. Kishimoto, bawian mo yung may pulang buhok na tumalo sa inyo sa interhigh. Choshiya, ipakita mo kung sino ang hari ng interhigh. Sigawan ng mga tagahanga ng Osaka. At sa wakas, pumito na nga ang referee. Osaka at Kanagawa, pumasok na kayo sa loob ng court.
Magsisimula na ang unang yugto. Sigaw ng referee. Ang lineup ng Osaka: Kishimoto, Iwata, Minami, Itakura at Choshiya. Laban kay Sakuragi, Maki, Sendo, Jin at Akagi. At dito nga, nag-usap-usap ang mga coach ng Kanagawa. Malakas ang lineup ng kalaban. Lahat sila pwedeng maging banta. Tingnan mo, ang kupunan nila ay karamihan ay nasa Toyotama. At sigurado, malaki na ang in-improve ng mga yan. Wika ni Coach Tauka. Oo, malakas ang kanyang lineup. Ngunit lima lang ang mga alas nila. Tingnan mo ang bench nila. Wala na silang pwedeng ipalit pa. Kaya limado tayo dito. Tugon naman ni Coach Takato. At dito, nagsalita si Coach Ansay. Oo, lima lang sila. Pwedeng maging banta sa atin. Ngunit tignan nyo, preparadong preparado sila at nasa kondisyon silang lahat. Kitang-kita naman na kahit wala silang kapalit ay kayang-kaya nilang makipagsabayan sa atin sa endurance. At isa pa, si Minami, Kishimoto at Itakura, ang top 3 shooters ng Osaka, ay siguradong gagana dahil meron silang playmaker na magaling. Si Choshiya, ang banta sa atin. Wika ni Coach Ansay. At sa wakas, magsisimula na nga ang laro. At ang jump ball ng dalawang sentro ay nagsimula na. Si Akagi at Iwata. At ang unang possession ay nakuha nga ng Osaka. At ngayon, awak-hawak na ni Choshiya ang bola. Osaka, kumanda kayo. Sa atin ang unang puntos. Sigaw nito. At walang ano-ano, tumira siya ng isang napakalayong tres. Ano? Isang tres? Ang layo nyo na. Imposibleng maipasok pa yan. Gumagawa ka na ng walang kasigarduhan na galaw. Wika ni Maki sa kanyang isip. Ngunit sa hindi naasahang pagkakataon, pasok ang tira niya at suwak na suwak pa ito. Kaya naman sigawan na ang mga tagahanga ng Osaka. Ayun! Nice one! Pasok ang tres! Bangklasik at Choshiya! Ang galawan ng isang kampyon ay dalang-dalaw mo. Pagpatuloy mo lang yan, sigawan ng mga tao. At itong si Kiyota ay hindi makapaniwala. Ano? Imposible? Pasok ang tira niya ng ganun kalayo? Ang layo nun ah. Talagang siya ang magiging banta sa amin. Delikado to. Kailangan namin bantayan ng maigi ni Choshiya. Bulong ni Kiyota sa bench. At ngayon, possession naman ng Kanagawa. At hawak-hawak ni Maki ang bola. Kanagawa, kukuha tayo ng puntos. Kumanda kayo. Wika ni Maki. Nang biglang sumaksak siya ng sobrang agresibo sa loob. Tignan niyo si Maki. Ganado siya maglaro. Parang uaw na uaw sa basketball. Galingan mo Maki. Wika ng mga tropa ni Sakuragi. Nang biglang sumulpot si Takura sa harap niya. Saan ka pupunta? Walang daan dito. Wika ni Takura habang seryosong hinaharangan si Maki. Nang biglang, nag-kick out pass na lang itong si Maki kay Sendo. Kaya naman itong si Sendo ay dali-daling inatake ang basket. Umanda kayo, pupuntos kami. Wika ni Sendo. Nang biglang sumulpot na naman sa harap niya si Minami. Sendo, hindi ka makakalusot sa amin. Walang madali ang puntos dito. Wika ni Minami habang napakaseryoso na binabantayan si Sendo. At itong coach ng Osaka na si Coach Kitano ay nasisiyahan. The art of defense. Ang ganda ng depensa nyo. Walang nakakalusot. Dito napatunayan nyong mas gumagana ang magandang depensa kesa sa run and gun. Bulong ni Coach Kitano. At mabalik na nga tayo sa loob ng court. Nahihirapan ngang makapuntos ang team Kanagawa dahil sa napakagandang depensa ng Osaka. Nang biglang steal nga ang bola. At ayun nga, isang napakalinis na steal ang ginawa ni Choshiya. At ngayon, hawak-hawak na niya ang bola at kumakaripas ng takbo para sa isang pass break. At itong kupunan ng Kanagawa ay iwan na. Kaya naman, easy layup na lang ang binitawan ni Choshiya. Nang biglang, sumulpot sa taas itong si Sakuragi. Huli ka! Hindi ka makakapuntos! Ako ang henyo Sakuragi! Walang libreng puntos! Sigaw nito. At ayun nga, isang block nga ang inabot niya sa kamay ng henyong Sakuragi.
Kaya naman sigawan na ang mga tao. Sino siya? Yung may pulang buhok, ang bilis niya at ang taas tumalon na kaya niyang i-block ito siya. Wika ng gulat na gulat ng mga manunood. At itong si Coach Tauka ang napabulong sa kanyang isip. Grabe ka Sakuragi, talagang hindi mo kami binigo. Nagawa mong habulin ang ganong klase ng distansya. Parang hindi ka baguhan sa pinakita mo. Nakakahanga ka bata, wika ng namamanghang si Coach Tauka. At ayun nga, nagsimula na nga ang first round ng liga. At Osaka versus Kanagawa ang ganap. At nagpakitang gilas na nga itong Sakuragi sa first round ng Winter Tournament nung nagawa niyang i-block ang tira ni Choshiya. Tuloy-tuloy na kaya ang showtime ni Sakuragi? Abangan natin sa susunod na bahagi. Nga pala mga idol, meron tayong Facebook page at doon mamimigay tayo ng Realme C11. Ang kailangan mo lang gawin ay follow the page, link down below, at mag-comment ka lang sa kahit anong video doon para masali ka sa mga listahan ng mapipiling lucky winner. At once na umabot na tayo ng 20,000 followers, iaanounce ko na agad kung sino ang isang lucky winner ng brand new Realme C11. Good luck mga idol, keep safe!